do here is go back, 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 back. Magandang buhay sa lahat ng tagapakinig ng GMTV. So, ako po ang The Catholic Rider. Wait. Oops. Ayan. Pwede na. Let's go! And ngayong araw ay ang Good Friday or Biyernes Santo. And for today's video, pupunta tayo ngayon sa isa na naman sa mga Jubilee Churches dito sa Pampanga for the 500 years of Christianity here in the Philippines. So, ito ang... Uy, checkpoint. Again. So, ang pupuntahan natin ay ang Santa Monica Parish Church. Yan. Ang katabi nito, alam ko, yung Benedictine Monastery para sa mga madre ng, syempre, Benedictine. And ngayong araw ng Biyernes Santo, ito ang araw ng pagbabaliktanaw sa pagpako ni Jesus at ang kanyang pagkamatay sa krus. Siyempre, upang matabos ang ating mga kasalanan, di ba? So, bakit tinawag na Good Friday? Eh, samantalang ngayong araw na ito, ang araw na pinahirapan, pinako, at namatay si Jesus sa krus, di ba? Hindi ba dapat sabihin na Bad Friday? Kasi puno ng pasakit, diba? So, sabi sa kasabihan dati nun, once na Good Friday is huwag munang lilibot or magbibiyahe dahil sabi nila may masama daw mangyayari. So, yun yung paniniwala ng iba pag Biyernes Santo or Good Friday. So, bakit nga ba Good Friday ang tawag sa Biyernes Santo or ang araw ngayon, 'di ba? So, basically, dahil itong araw na tapos pusong tinanggap ni Jesus ang pagkapako niya sa krus. Do kahit wala siyang kasalanan noon, eh tinanggap niya na napako siya sa krus para lang matubos yung ating mga kasalanan. So, para sa akin, this is the ultimate sacrifice for our sins. Yan. Yan, ito yung simbahan namin. Next time, pupunta naman tayo doon. So, Good Friday dahil sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, eh magsisimula ang ating kaligtasan. Ayan. Ang pagtubos ng ating mga kasalanan, diba? Ito ang walang katumbas na pagmamahal sa atin ng poong may kamal. Kaya tinawag itong Good Friday. Ito ay nakakalungkot man na pangyayari, pero ito ang magiging dahilan upang makamit natin ang kaligayahan. Ang pagtubos ng ating mga kasalanan. So, dati, noong hindi pa pandemic,
may mga palabas sa simbahan or may mga seminars talk sa Siete Palabras o yung tinatawag nilang The Seven Last Words of Jesus. And meron ding pagpupugay sa cross, yung procession of Santo Ichero o ang Holy Burial na sinasabi nila. So yan ang mga tradisyon na ginagawa tuwing Good Friday sa simbahang Katoliko. And dito naman sa Pampanga, makikita mo din kapag Good Friday yung iba-ibang mga taong namamanata. Merong nagpapalaspas, they flagellate themselves, and yung may mga dugo-dugo sa likod. Yan, tawag namin dito sa Kapampangan, wait, may bako dito, tawag namin dito sa Kapampangan is sila yung mga mandarami. Yan. And meron ding pinapako sa cross dito sa Kutod, San Fernando. So para sa mga taong gumagawa nito, para sa kanila, yun yung paraan nila ng pamamanata tuwing Good Friday. Pero sana wag gawing pampasikat, di ba? O katatawan lamang na halos kasi pagkatapos nilang mamanata, di naman lahat ay umiinom. Di ba? Medyo pangit naman na image yun. Pero ngayong pandemic, syempre, bawal yung ganun. So dito na tayo sa Mexico, town proper. Yan. And we're going right. Yan, sa right side. Yan yung munisipyo namin. Yan, katabi niya ang Santa Monica Parish Church. Ito na, dito na tayo. Yes.